Magandang araw po. Welcome back po sa aking channel. Nagtatayo po ba ang inyong alagang aso? Ano po ba ang magandang gawin o gamot sa ganitong mga problema, Dok? Pag-usapan natin yan. Bago tayo tumalon sa kung ano ang gawin o gamot sa pagtatay sa aso, mahalaga na maintindihan muna natin bakit nga ba nagtatay o basa ang pupo ng inyong alaga. Dahil nakasalalay po dito sa kung ano ang mabuting gawin at kung paano maiwasan ang mga problema na ganito. To begin with, bakit nga ba nagtatay ang ating alaga? Ano po ba ang dahilan? Una, infection. Katulad halimbawa ng bacterial infection such as bacterial enteritis na ang dahilan ay salmonella o E. coli ng mga bakterya. Viral infection katulad ng parvo, distemper. Parasitic infection katulad ng mga bulati, hookworm, whipworm, roundworm, tipworm, o di kaya mga protozoal parasite katulad ng giardiasis halimbawa. Fungal infection is also possible katulad ng aspergillosis. Ngunit, hindi na po ito common na dahilan ng mga pagtatay. So kung ang inyong alaga ay nagtatay tapos may kasamang pananamlay at pagsusuka, baka ito na nga yung unang tinutukoy ko, ang infection. Pangalawang dahilan ng pagtatay ay diet-related, anything na kinain ng inyong alaga. Under nito ay iyong mga overfeeding, food intolerance, like for example, milk or lactose intolerance kung pinapainom nyo ng gatas ang inyong alaga. And indiscriminate eating, katulad halimbawa ng kain ng kain ng kung ano-anong pagkain o bagay ang inyong alaga. So, pwede talagang mag-cause ng pagtatay ang ganito. Okay, so kung nagtatay ang inyong alaga, tapos malakas naman siya, o di naman matamlay, lalo na kung may appetite pa rin, posible na diet-related ang dahilan yan. Pangatlong dahilan kung bakit nagtatay ang inyong alaga ay metabolic diseases. Ito po yung mga pagtatay na may kaugnayan sa liver diseases, for example, o pancreatic diseases. So ito po yung mga example organ na involved in body metabolism that once affected ay pwedeng mag-manifest din ng pagtatay sa inyong alagang aso. Ngayon, kung ang inyong alaga ay nagtatay at medyo matanda na, o di kaya may iba pang mga signs such as vomiting, pananamlay, paninilaw sa balat, magduda ka na, baka ito na nga yung tinutukoy ko na metabolic na dahilan. Pang-apat na dahilan kung bakit nagtatay ang inyong aso ay cancer. Cancer, particularly sa gastrointestinal tract. Kung sa tao ay may cancer sa bituka, ganun din sa mga aso. At magdudulot siyempre ito ng diarrhea sa kanila. Kaya, kung ang inyong alaga ay basa ang tahi, payat at minsan may blood pa nakasama o itim ang tahi, at matanda na yan, number one na candidate po sa cancer yan. At panglima na dahilan kung bakit nagtatay ang inyong alaga ay ito yung mga toxin-associated diarrhea like grape poisoning, chocolate poisoning. So kung nagtatay yung inyong alaga at bigla nyo naalala na binigyan nyo pala ng mga ganitong pagkain, malamang ito na ang dahilan. So, to answer sa question na kung ano ang gamot, treatment will depend on what's the cause. Wala pong nag-iisang gamot para sa pangkalahatang dahilan ng pagtatay ng inyong alaga. Kaya, mahalaga na mapa-examine sa inyong doktor upang makilatis ito at sa tulong ng mga laboratorio, makonfirm sana ang dahilan. But, for whatever reason, like wala kayong access sa veterinary clinics, then you can resort on alternative but reasonable remedies such as try fasting to rest gastrointestine. Dahil, kung mga diet-related causes lang naman na pagtataian, malaki ang tsansa na magre-response yan sa fasting technique. Karagdagan nito ay ang pagbibigay ng oral fluids for dehydration. Pwede nyo gamitin yung Orisol na mabibili sa butika. And you can also give honey as antibacterial. And good for the immune system also ang honey. And syempre, itong virgin coconut oil din. Sang katerbang literature ang nasasabi na marami po itong kabutihan sa ating mga alaga. But keep in mind, hindi po ito replacement sa ideal na paraan ng paggagamot ha. Ang mahalaga dito, may ginagawa kang tulong sa iyong alaga. Abot ng iyong kapasidad at kakayanan na hindi mo pinapabayaan ang iyong alaga. Okay? So sana may natutunan ulit kayo. Until next time, bye-bye.